sige po, tayo po ay darako na sa pangangaral ng salita ng Thank Diyos. Thank you, Jesus. May hatid po sa atin ni Pastor Phil. Thank you, Pastora. Purihin po ang Panginoon. Napakasarap na tayo po ay nakapanalangin. Habang po kayo nagpipray po kanina, damang-dama ko po yung pagkakaisa sa ating pong pananalangin, bagamat po tayo po ay nasa iba't ibang lugar. Meron po tayong mga kasama ngayon sa ating pong sanctuary. Magandang-magandang araw po sa ating pong lahat. At meron na rin po pumupunta po dito para po face-to-face ay makasama po sa panalangin. Bago po tayo mag-iwaiwalay, napaka-importante na may babaunin po tayong salita ng ating pong Panginoon, ating pong buksan na ating pong Bible. So 1 Corinthians chapter 13 from verse 4 to verse 8. Ang sabi po dito, love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Pinag-usapan po natin yung pong selflessness of love. Yan po yung pangalawa sa ating pong pinag-uusapan patungkol po sa ginagawa po ng Panginoon sa ating pong buhay para tayo lumago at tayo po ay hindi lang po lalago ngayon, kundi unlimitedly tayo po ay lalago sa ating pong spiritual life. Una po natin na pag-aralan under this po, selflessness of love, is the patience of love. Pangalawa po nating pag-aaralan ngayon is the kindness of love. Kasi po ang sabi po dito sa ating binasa sa verse 4, love is patient, love is kind. Pwede po natin banggitin po ng malakas po yun. 1, 2, 3, love is kind. Mas malakas po, love is kind. Tatlo pong bagay ang aking pong ibabahagi ngayon patungkol po sa kindness of love. Unang-una po, yung pong salitang kindness, it is spirit-produced. Ang ibig sabihin po nito, kapag tayo ay tumanggap na sa ating pong Panginoon, sigurado po ang magiging bunga ng ating pong buhay ay magiging mabait po tayo. Ang sabi nga po dito, it is a supernaturally generous orientation of our hearts toward other people. Gusto kong i-emphasize po yung generous orientation of our hearts. Magiging oriented na daw po ang ating pong puso kapag tayo po ay naging Kristiyano. Oriented na siyang maging mabait. Kapag sinabi pong oriented, nadadirect ka agad yung ating pong buhay na tayo po ay may kabaitan. Naalala ko po noong nangangaral po si John the Baptist doon po sa Jordan River, at siya po ay nangaral ng repent for the kingdom of God is at hand. Di ba meron pong tatlong grupo ng tao na nagtanong po doon, ano po ang gagawin namin? Ang sabi po ng mga multitudes, at ang sabi po ni John the Baptist, kapag meron kayong dalawang balabal, ibigay ninyo yung isa sa wala, ang sabi. At kapag kayo ay may pagkain din, bigyan yung walang pagkain. Nagtanong din po yung mga tax collectors, kami naman po, ano po ang gagawin namin? Ang sabi po ni John the Baptist, huwag na kayong maniningil ng higit pa sa dapat ninyong sinilin. At yung po mga soldiers, nagtanong din po sila, at ang sabi po ni John the Baptist, huwag na kayong mangingikil, na sabi niya. So, ibig sabihin dito, yung pong fruit ng ating pong repentance, sigurado po, makikita po yung kabaitan sa isa pong tao. Diba noong pong pumunta ang Panginoon doon po sa bahay po ni Zacchaeus, what had happened sa buhay po ni Zacchaeus? Dati po itong sakim. Dati po siyang naniningil ng buwis na sobra-sobra. Kaya po siya ay yumaman dahil po sa korupsyon. Pero pagkatapos po ng nagkaroon siya ng pagtatagpo sa ating Panginoon, nagkaroon po siya ng personal encounter sa ating pong Panginoon, naging mabait po si Zacchaeus. Pinamimigay na ho niya yung kalahati ng kanya pong kayamanan. At kapag sabi po niya, yung mga nadaya ko, ay ibabalik ko ng makaapat na ibayo sa kanila. Same thing with Mary Magdalene. Di po ba na meron pong pitong demonyo daw po sa kanya pong katawan? Yan po ang sabi po ng Luke chapter 8. At ang sabi po doon,
Noong po siya ay pinagaling na ng ating Panginoon, lumayas na yung mga masamang spirito sa kanyang buhay at siya po'y pinatawad na ng ating Panginoon. Ano pong nangyari kay Mary Magdalene? Siya po'y naging supporter sa gawain ng ating pong Panginoon. Kaya makikita ho natin dito ang sabi, even when they don't deserve it and don't love us in return. Yung ating pong kabaitan ay hindi lamang po para ipagkaloob natin, ipamalas natin, ipakita natin sa mga mabait din. Kung hindi, kahit hindi po deserving yung mga tao, pinapakita po natin ang kabaitan na ito sapagkat yan po ang orientation nga ng ating pong puso. What prompts us to help the needy? Ano po ang nag-uudyok sa atin para po tayo ay tumulong sa mga nangangailangan? And the answer is kindness. Bakit po may mga panahon sa buhay natin gusto nating pakainin yung pong mga walang pagkain? Kaya meron po tayong mga feeding programs. Yung mga iba, nagpapatayo po ng mga orphanages para po may mga bahay, yung pong mga bata na wala pong tahanan, yung hindi po nakakapag-aral. Nagbibigay po tayo ng mga free medicine. Yan, gawain po ni na doktora. Pumupunta po sa iba't ibang lugar para po makatulong sa mga nangangailangan. Yung mga iba nga po, nagpapaaral po sila ng mga hindi kayang papag-aralin yung mga anak po nila. Ano po ang nag-uudyok sa atin kung bakit natin gustong gawin ang mga bagay na yan? The answer is kindness. Sapagkat ito po ay spirit produced. Hindi po galing mismo sa atin yan, kundi yung banal na Espiritu Santo na kumikilos po sa ating buhay, ginagawang mabait ang bawat isa po sa atin. Tignan nyo nga ho yung katabi niya kung mukha na ho siyang mabait. Praise the Lord. Kung nandyan po tayo sa bahay at wala tayong kasama, tignan na lang ho sa salamin yung ating pong mukha. Mukha ba tayo mas mabait ngayon compared po nung hindi pa po tayo tumatanggap sa ating Panginoon? Pangalawa ho, titignan natin, kindness is a reflection of God's heart. Nakikita at nasasalamin ang puso ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong kabaitan. Galing mismo sa Panginoon ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 44, "But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you." Sabi po dito ay mahalin daw natin ang ating mga kaaway. Pagpalain natin ang mga sumusumpas sa atin. Gawan natin ang mabuti ang mga galit sa atin. At ipanalangin natin ang mga umuusig sa atin. Minsan po, kailangan din nating isama sa ating mga prayer requests. Di ba? Sabi dito, pray for those who persecute you. Kaya mamaya, magpipray tayo. Kung nakakaranas po tayo ng persecution, may gumagawa ng hindi maganda po sa buhay natin, ang sabi po dito, ipanalangin sila. Gawan sila ng mabuti. And what prompts us? Bakit natin ginagawa ito? Sapagkat ang Panginoon ay kumikilos po sa atin. This is the very heart of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, noong nag-pray po siya doon po sa cross, ano po sabi niya, Panginoon o Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yung mismo pong nagsalita ng negative sa Panginoon, lahat ng nagpako sa Panginoon, lahat ng nagpamalas ng galit sa Panginoon, lahat po ng mga nagsalita ng negative sa Panginoon, masasakit na salita, ano sabi ng Panginoon? Patawarin niyo po sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That is the very heart of Jesus Christ. Ganun din po si Stephen, if you will remember, nung pong time na siya po ay binabato, nung po siya ay nangangaral, ano po ang panalangin ni Stephen? Panginoon, huwag ninyo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Nakuha ni Stephen ang pinakapuso ng Panginoon patungkol po sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa ating pong buhay. Ang tawag po natin dyan ay kabaitan. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 31 to verse 32, "Get rid
of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all types of evil behavior. Sabi dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot, galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, sabi po dito, be kind and tender-hearted to one another, forgiving each other, at ang emphasis po dito, just in Christ, God forgave you. Pinapakita po dito yung pinakapuso ng ating pong Panginoon. Kaya kapag po tayo nagiging mabait, we are reflecting the very heart of Jesus Christ. The strongest descriptor for kindness is the term tender-hearted. Kaya binanggit po dyan, be kind and tender-hearted. Tinignan ko po ang meaning ng tender. It means we are easily touched, sensitive, even vulnerable. Para po yung kapag po tayo po ay may sugat, kapag po yan, natamaan po yan, madali po tayong nasasaktan. Sensitive po yung ating sugat. Ngayon kung dadalhin po natin yan, dun po sa word na tender-hearted, tender-hearted people are not callous inside. Hindi po sila matigas yung puso nila. Wala po itong kalyo. They aren't cold or indifferent. Hindi po sila malamig yung damdamin nila. May pakialam sila sa ibang tao. Instead, ang sabi dito, they are easily moved by the pain of others. They are easily touched, easily affected. That's the meaning of tender. Kaya kapag meron kang tender heart, madali mong nararamdaman ang damdamin ng ibang tao. Madali kang naaapektuhan sa kanila pong sitwasyon. Kaya anong gagawin mo? Ipapakita natin ang malasakit po sa kanila. Babalansehin po natin ito dito po sa number 3. Hindi lang po tayo puro mga salitang puspus ng kabaitan. Meron din po palang other side ang kindness na sabi po dito, kindness speaks the truth even if it hurts. May mga bagay na kailangan natin sabihin na totoo. Sa kumisan pa naman po, yung totoo masakit. Kaya lang, tayo po na mga mababait, hindi natin hahayaan na mapahamak ang mga mahal natin sa buhay. Sasabihin natin ang totoo kahit ito po ay masakit sapagkat may malasakit tayo. Dahil mahal na mahal natin, mabait tayo sa mga mahal natin sa buhay at sa ating pong kapwa. We don't only speak kind words, but bold words. Kapag sinabi pong bold words, it takes boldness to speak the truth. Dapat maging matapang tayo na sabihin kung ano po yung totoo. Ang sabi nga po ng Proverbs 27 verse 6, wounds from a sincere friend are better than many kisses from the enemy. Masakit po ang magsabi ng totoo. Pero ang sabi dito, wounds, ha? Nakakasakit po yan. Wounds. Pero ito po ay galing sa isa pong kaibigan na meron pong sinseridad ang puso. Very sincere. Sabi nga po ni Pablo, am I your enemy because I tell you the truth? Nagiging kaaway ba ako dahil sinasabi ko ang totoo? Hindi po. Yan ay pagpapamalas po ng kabaitan. Sabi nga po ng Psalm 141 verse 5a, let the godly strike me. It will be a kindness. Nakita niyo po na yung matuwid kapag daw tayo ay sinabihan. Ang word niya dito ay strike me. At ang sabi po ng manunulat, it will be a kindness. Kabaitan pala yung pagsabihan ka dahil sa iyong pagkakamali. If they correct me, it is a soothing medicine. Masasabi po ba natin yun? It is a soothing
medicine whenever people corrects us or correct us. Don't let me refuse it. Kaya kapag kinokorek po tayo ng mga mahal natin sa buhay, yung mga cell leader natin, yung mga pastors po natin, mga kaibigan po natin, pagpapakita po yan ng kabaitan. Hindi po sila galit sa atin. Hindi po yan ng aaway, kundi ito po'y pagpapakita ng malasakit. Kaya dito po ako magtatapos, maging ang ating pong Panginoon, na sabi po dito ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 4, or do you think lightly of the riches of His kindness? Alam niyo po ba yung kabaitan ng ating pong Panginoon? It is very rich. Mayaman na mayaman sa kabaitan ang ating Panginoon. At sabi dito, and restraint and patience. Magkakambal na mga salita po yung kindness, restraint, and patience. Not knowing that the kindness of God leads you to repentance. Di po ba kapag may mga ginagawa po tayong hindi magaganda, tapos ang pinapakita pa rin sa atin ng Panginoon ay mabait siya. Ano nangyayari? Nako-convict tayo. Nag-iisip tayo. Tignan mo nga si Lord. Hindi na nga maganda yung ginagawa ko, pero napakabait pa rin ng Panginoon. So ano nangyayari? Tinitignan natin yung ating sarili. Nagkakaroon po tayo ng soul searching. Maaring kanina, nag-soul searching po tayo kasi ang dami natin mga answered prayers, bagamat may mga pagkukulang tayo, pero yung kabaitan ng Panginoon, ang patuloy na pinapakita pa rin sa atin. And this thing leads us to repentance. Sino po sa inyo gusto po ninyong magbago ang buhay ng ibang tao? Magsabi po ng amen. Alam niyo po, whenever we do this, kamukha ng Panginoon, whenever we show kindness sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, mahal natin sa buhay, hindi po ninyo namamalayan, nagiging example po tayo sa kanila. And this leads also to repentance sa buhay po nila. Darating po yung araw, sasabihin po nung asawa ng isang kaibigan natin na yung asawa ko, ginagawa ko na yung lahat ng kasalanan, pero ang bait-bait pa rin niya sa akin. Wala na akong makikitang asawa na kamukha niya. Parang ganon. Kaya, it leads to repentance. Magtataka sila. At alam niyo po, nagagawa ho natin ito dahil nagahari ang Panginoon sa buhay po natin. Manalangin po tayo sa oras pong ito na ito po ang mangyari sa buong linggong ito. Yung pong kindness na binabanggit po dito ay hindi lang po natin ito mabasa, marinig, kundi ito po'y maghari sa buhay po natin. May I request everyone to stand sa ating pong pansamantalang pag-iwaiwalay. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa inyong pong kabaitan. It leads us to repentance. And we pray that we will reflect this kind of heart, this kind of kindness. Ang dami po mga tao na aming pong nakakasama araw-araw, lalong-lalo na po sa loob ng aming pong bahay. Dalangin namin maghari ang kabaitan sa loob po ng aming tahanan. Maging po sa mga gawain ng Panginoon, sa mga opisina, kung saan kami nagtatrabaho, maging sa mga eskwelahan, maging sa mga panahon na lalabas na po kami ng bahay at makakasalamuhan namin ang iba't ibang tao. Nawa makita ang kabaitan na aming pong narinig. We pray sa pamamagitan nito, marami po kaming mailalapit sa aming pong Panginoon. Sa oras na ito, sa aming pansamantalang pagtatapos, babaunin namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ng kasagutan sa aming po mga panalangin, we thank you. Salamat din po na sasamahan kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan na nagbibigay ng lakas po sa amin at magiging mabunga ang buong araw na ito. Sa iyong lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.
palakpakan po natin ang ating Panginoon.